sa mga taga ibang bansa, nasa ibang bansa, sa Pilipinas, yung gustong mag-cross country, etong Atlantic Immigration Program ang pinaka mura, pinaka mababa ang funds sa lahat ng programa dito sa Canada. At para masigurado mo ang iyong employer ay legit, copy and paste ang gagawin natin at nandito sa video lahat 'yan. Panoorin mo hanggang dulo, nasa ganun ay malaman mo. Oh, welcome guys! Ito. At Sabado weekend dito, of course, meron tayong mga magagandang balita sa inyo. So ayan, ano, unang-una palakpakan natin yung unang batch na po dumating na ng Quebec, mga welder natin. Maraming salamat sa Diyos at nandiyan na sila. Ano? At yung mga kasunod pa at nag-aantay pa, naiipit-ipit lang yan, pero magkakasunod na kayo niya, magkakasunod. Kaya ano kayo guys, at talagang stay tuned kayo at stay put kayo kay Daddy Lou. At syempre, meron tayong mga papalakpakan at meron din tayong mga hindi papalakpakan. At alam nyo ba na ang pag-uusapan natin ngayon, dahil kagabi nakahiga ako, ay marami akong nabasa. Meron na po akong vlog nito eh. Ito pong Atlantic Immigration Pilot Program. Meron na po ako nito. So, dangan nga lamang po talaga siguro yung iba. Ayun ang bumalik doon sa luma akong video. Uulitin natin, pero magtsatsaga kayo kasi talagang ito ipapaliwanag ko sa inyo na medyo mahaba-haba at maklaro. Dahil po, maraming, siyempre akong, tayong mga pamilya natin. Pagka ako po hindi nasumagot sa comments sa inyo, ibig sabihin po yung kasagutan nun ay nasa video ko, nasa luma, panoorin nyo. Kagaya po ng ano, ito palakpakan natin itong mga malapit na ulit, ano, mga makarating, ano, itong mga nagmagtatagumpay na. Sila po ay nakikinig talaga ng matyaga. Pagamat may narinig po ako, sabi nila, si Daddy Lou, hindi ko maintindihan kasi nga po, mabilis magsalita. Kasi po binibilisan ko, ayoko pong humaba yung video eh. Kasi po pag hinabaan ko na yung video, ang hirap na pong i-upload. Tapos ang haba na walang manunood. So sana maintindihan nyo. Ano? Pero kung nasa puso nyo po na talagang gusto nyo may malaman habang tayo nandito pa, at tiyagain nyo lang na may malaman at interesado ka, naiintindihan mo sinasabi ko. Tumingin ka lang sa akin. Tumingin, titigan mo ako. At saka alam mo naman, nandito sa tamang channel eh. Pamilya tayo. So, kagaya ni Lupin, ito eh, natutuwa ako dito kay Lupin bago natin pagpatuloy ating AAPP kasi po siya nakakasunod. Ano? Natuwa lang ako sa comment niya. Nag-umpisa siya, ano, pintor po siya at sinubukan po niya mag job hunt sa job bank at medyo nag-aalinlangan siya kung siya daw ba ay ma-hire doon. Tama po yung ginawa mo, ano, shoutout sa'yo Lupin. Oslek. Tama yung ginagawa mo kasi sa yan ang gusto kong mangyari, mag-explore kayo kasi diyan mo makukuha lahat ng experience at ikaw ang makakapagsabi sa sarili mo yan eh. Diyan mo ma-absorb lahat yan. Yung akin po kasi guide lang yan, which is nakita niya na yung tamang daan. Tama po yan, makakakita ka ng employer para sa'yo. Marami pang online yan, marami pang online. So, naumpisa mo na, good job, palakpakan, bigyan natin palakpakan yan. Si Lupin Rosley. So, tuloy na tayo sa AAPP, ano, kasi nga, paggabi, pagbabasa-basa ko niyan, naulit na naman, magagalit na naman si Direk. Ay ngayon, nakita ko yung mga employer, ano, ng mga nakadesignate dito, which is nga pinag-uusapan natin ngayon yung AAPP, na ipaliliwanag ko sa inyo. Nakakita ako doon, guys, na marami nakadesignate eh. So, malaki ang chance nyo. At alam nyo ba, na ang AAPP po, ay ang pinaka. Pero bago yan, kung bago sa kasi channel na to, at gusto mo sumali sa pamilya ni Daddy Lou Vlogs, at para magkaroon tayo ng magandang buhay at kinabukasan, konting tiyaga lang at tiwala, eh subscribe ka na para solid ka na rito and like and share, hit my notification bell para updated ka sa mga bagong video. At syempre, kung bago ka nga, balikan mo yung mga video kong luma. Nandiyan po yung nag-umpisa ako ng mga nag-tips and advice kasi talaga po parang talagang sinabuhay ko yan, sa sarili ko yan eh. Kaya napakaganda po nito, which is natutuwa po ako, ano, at wala pang isang tao. Marami na mga kaalis. So, imagine nyo yun guys, ano, sa ating mga followers, shoutout. Ano. At of course, tutuloy na natin. Ano, yun nga po yung pinakamababa ang funds itong AAPP na ito. Atlantic Immigration Program. Ito po ay ginawa para makatulong din sa employer sa Atlantic Canada para makapag-hire po ng mga foreign skilled workers na gustong mag-migrate sa Atlantic Canada. Ano po ang Atlantic Canada? Atlantic Canada po, ano, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward, Labrador. Ito po ay doon sa coastline. Maraming ano dyan, lobster.
ang program, ang ito pong pilot na ito, ay meron po silang tatlong programang ginawa rin. Unang-una po, ang programang isa ay Atlantic International Graduate Program. Pangalawa, Atlantic High Skill Program. Babagalan ko na. At ang pangatlo, ito ay Atlantic Intermediate Skill Program. Mamaya, ipaliliwanan ko sa inyo kung ano-ano itong tatlo na ito. Kung nasa ang NOC ka. So, malalaman mo, stay tuned ka. Huwag kang aalis, huwag kang mainip. At para sa iyo ito. Ako nga, ninainip eh. At ang bawat programa po ay may mga requirements yan ha, sa bawat aplikanteng kandidate na kagaya mo, ikaw, na kailangan mong i-meet. Bawat ano yan, bawat program kung saan ka pumasok. Depende kung sa high-skilled ka, medyo mataas yung position mo, ayun, kailangan mong i-meet yan. May mga requirements eh. Okay, pag-usapan natin yan. At ang mga employer po na ito, dito sa Atlantic na ito, bago po sila makapagbigay ng job offer, ay sila po, ay kailangan muna makipag-ugnayan sa kanilang government diyan sa Atlantic Province para sa mga kukunin lang mga kandidato, mga aplikante para magtrabaho, ano? So, kailangan po nilang mas designate kung saan lugar sila, ano, sa apat na 'yan para doon sa kukunin nila na trabahador na magtatrabaho doon sa lugar nila, ano? So, 'yun po ay para sa mga employer. Pinaliliwanag ko lang kung paano ang sistema nitong Atlantic, ano? Kasi po hindi rin po basta-basta dahil itong mga employer na ito po ang una dito eh. Bago po sila makapagbigay ng job offer para sa makapag-hire ng candidate, dapat po sila ay magkaroon muna ng confirmation na sila ay designated na employer. Na ituturo ko sa inyo mamaya ang listahan ng designated employer na wala kayong gagawin kundi i-copy-paste lang yan, i-copy-paste sa ano yan, and then i-email nyo sila. Meron na silang sarili dyan mga ano, may mga application form sila. At i-upload nyo yun yung mga ano. At kung nagustuhan kayo, pag-usapan natin yan mamaya. Wala naman po bahay sa kanila sa mga employer. Kailangan lang nila makatanggap ng confirmation. So, ngayon, maghahanap na po sila ng candidate, ng aplikante, na sinasabi ko sa tatlong programa. Ano? At meron din silang isang option na lalapit sila sa mga consultant agencies para bigay ng job order sa Pilipinas at mag-hire. Either na sila lumapit or kayo. Pero kung ako sa inyo, lapitan nyo na. Nandito na tayo. Ito po ang tatlong programa ng Atlantic. Ang Atlantic International Graduate Program, Atlantic High Skilled Program, at Atlantic Intermediate Skilled Program. Ito po ang Atlantic International Graduate. Huwag na po natin i-discuss to kasi po ito ay para sa mga degree diploma or other credential from dito po yan eh, mga gumraduate dito. So, dito lang po tayo sa dalawa, Atlantic Skill Program at saka Atlantic Intermediate. Okay. Dito po, papaliwanag natin kung paano ito, ano, yung sinasabi natin. Nandito yung mga requirements dyan kasi 1 year experience lang naman to. Yung NOC nyo, importante para dito sa ating sa intermediate. Itong NOC, Skill Level C, na high school education and job-specific training, ito po yung mga industrial butcher natin, long haul truck drivers, food and beverage services, yung pong mga iba pang mga may mga training, mga meat cutter natin diyan. Ano, may mga training, basta may training ha. At of course, meron po siyang option 2 para po dito sa intermediate na to. Ito po yung nandito po sa mga larangan ng health yung mga registered nurse or registered psychiatric nurse na meron silang NOC level A. At mga license practical na level B. Naka-specific po yung skill level A nila na may 30-12. Ayan, at saka 32-33 sa B. Yeah. At of course, dito pa rin po tayo sa marami nagme-message sa atin tungkol dito sa mga nurse, associate, ano, yung mga patient service associate, nurse aid, home care, home support worker. Ito yung inihintay nyo, ano? Yung 42-12 NOC level C. So, ito, kasali po kayo ito. Ito po yung option nyo. 34-13. Yan, malinaw po yan. Opo, malinaw po ha. Kasi po, yung pong intermediate, yung pangalawang program na sinasabi natin, itong Atlantic high-skilled, ay wala pong option yan ha, kundi doon lang po talaga sa mga naka-specify sa kanya. Hindi kagaya po nitong Atlantic intermediate na mas magandang piliin kasi ito po may option A at saka option B. And then, of course, nandito rin po, sinasabi rin dito na yung kailangan nyo, dito yung mga credential mapasahan nyo, kailangan nyo ng ECA, kailangan nyo ng IELTS. So, ano po ba ang IELTS? Ano, at least 2 years old yan.
So intermediate ang requires is at least high school graduate. Opo, yan. At andito yung IELTS kung parang hindi kayo naguguluhan. Ang IELTS po, writing ability sa general po ito ha, ay level 4 lamang. So ayan oh. So ayan po yung ano niyo, language test niyo, okay, level 4. At least 2 years old yung ano niya, age niya, yung ano niya ha, yung validity. Okay? Proof ayan. Of funds. At ang proof of funds po, of course, yung pinakamababa na po yan sa lahat ng immigration. Highly recommended program. Po itong AIPP kasi recommend ano po ito, pinakamababa. Magkano ang funds ito? Ano nga yung proof of funds? Ang proof of funds po ay ayan, babanggit natin ko lang ha. Anuhin natin yan, himayin natin. Ito nakita niyo napakababa, $3,240. Per applicant. Meaning po ha, meaning nito ay mga 100,000 lamang sa pera natin ano? Ang halaga. Pero nakita niyo pa nagdagdag kayo ng isa pa na pamilya niyo, naging 4,000 lang siya. Naging tatlo kayo, 4,000 lang po siya. Oh. 'Di ba ang mura? So napakaganda nitong Atlantic na ito, kaya ito ang talagang kailangan niyo piliin. So ito naman pong pera na ito na sinasabi natin na funds na ito, ito po ay para sa pang-support niyo sa sarili niyo at sa pamilya niyo pag kayo ay dumating na rito kasi po ito ay landed kayo rito eh. So kailangan nyo pong umupo ng apartment at kasi hindi po sagot yan ng employer or ano mga pampagkain nyo kasi maghintay pa kayo sa weekly, dalawang linggo para makasahod. So iba po yung sinasabi nilang placement fee sa proof of funds. Opo, magkaiba sa yan. Canada po walang placement fee. Opo. Proof of funds lang para lang pang support sa pang 1 month support nyo pagdating at dito. At ang processing fee nito ay 1,000 something. Mamaya babalikin natin processing. Actually, ano po, ilalagay na namin sa description box lahat yung details. Ano? Ang processing fee nito at saka yung tagal. Andito naman siya sa ano, bibigyan namin sa inyo site para mapag-aralan nyo ng gusto. So ayan po ano. At syempre, napag-usapan na natin yan. Tapos na tayo dito sa mga proof of funds nyo. Siyempre, babalik po tayo dito sa tinatawag natin na pagkuha at kung paano i-approach ang employer. So, ito po yung mga province na sinasabi natin. Ano? So, pupunta po kayo dito sa New Brunswick. Sample lang po ito ano, para makita nyo yung listahan ng designated employer. Pag naklik nyo na po itong New Brunswick, dito po sa may baba, hanapin nyo po itong Atlantic Immigration Project. At dito po lalabas itong Atlantic Immigration Pilot Project. Mababasa nyo dyan, nandito na lahat yan. At dito naman po sa baba, andito po yung mga guide kung gusto nyo magbasa ng applicant at kung mga anong informasyon na gusto nyo malaman. Pero ito nga po, paliwanag ko sa inyo, itong designated employers list para makita nyo. Ayan. Kung makikita nyo, ito pong mga nakalista rito lahat, ay meron po ditong iba na hindi pa sila nag-hire. Kasi nakalagay naman po rito, the following list of employer designated in New Brunswick through the Atlantic Immigration Pilot, this list does not indicate that these employers are hiring. So, meron po mga employers na hindi nag-hire yet, meron namang meron. To find current job vacancies, go to www.newbrunswickjobs.ca. At ang gagawin nyo po doon, i-email nyo po lang po sila. Ano? Kagaya po ng ating gagawing halimbawa dito sa... Nandito, dahil ako po ay sa manufacturing, maghahanap po ako ng manufacturing dito kung meron po manufacturing dito. So, ito po ang napili natin, manufacturing. Papakita ko lang po yung sample, ano? Pero doesn't mean na sila po ay nag-hire na, ano? Kaya nga po, pinaliliwanag ko, ang pagkuha po ng ganitong job offer, kailangan nyo pong... So, na-ano ko po siya, no? Na-copy ko po siya, hinighlight, copy, and then open lang po ako ng panibagong browser at dito sa Google. Ayan, dito ko po siya ipipaste. Paste natin siya dyan. Ayan. Ayan po, lumabas. So, ito po yung legit. Kasi pag galing po doon sa copy and paste, legit po yung lalabas ni kayo. Basta-basta may scam. Ayan po, ano, yan yung kanilang manufacturing natin binanggit. So, ayan, nandito tayo sa kanilang website. Ang hahanapin po natin dito ay yung kanilang, maghahanap ka po rito sa baba, sa mga... Company, yeah, sa company. History, importante. Pagka kayo ay mag-a-apply sa ganito, pag-aralan nyo yung history nila. Para malaman nyo kung ano yung kanilang ano, kasi baka tanungin kayo, bakit nyo gusto sa kanila. So, pag-aralan nyo kung anong klaseng kumpanya sila. At nandito yung mga, ito sa careers. Sa career tayo pupunta guys, sa careers. Nandito yan. Ayan, nandito tayo sa careers. Lalabas ngayon kung meron silang hiring. Ayan, meron silang hiring na 3.
Tatlo yung nakapost dito, welder. Welder Peter sa machinist. Oh. Dito tayo sa isa muna. Full-time yan, oh. Nakalagay full-time. So, ito. So, nagsasabi rito guys, ano, itong, nandito lahat yung, ano, yung, lahat ng mga benepisyo nandito yan. At nandito na lahat yan, papakita. Meron po silang, ayan, oh, pinapaliwanag dito lahat, oh, yung kung anong holiday nyo, may matching program sila, competitive wages sila, ano yan, oh, nandiyan lahat, ano, yung mga benefits na makukuha nyo, kung ano man meron sila. Meron po silang email as your resume apply dito at meron din po silang sariling employment application at ito i-click natin at lang nakalagay na rito lahat yan. Ayan. Application for employment po. Ayan, last name, pipilapan nyo yan para diretso na sa system nila. So ganyan po yan. Ano? Ito na yung umpisa. Tapusin nyo lang yan lahat. Nandyan lang lahat ng mga position yan. Balik na tayo. So ito po yung mga listahan na nandito aside from dun sa new, ang gagawin po ninyo pagka sinagot na kayo ng employer na email at bibigyan po kasi kayo niya ng ano eh, pag nagustuhan kayo ng employer, bibigyan po kayo ng employer number or code. Sasabihin sa inyo magbukas ka sa portal ng New Brunswick portal, magki-create ka dun ng profile mo. At doon, ipipilap mo ulit yung mga credentials, yung information mo. And then, meron doon isang parts na hihingin yung employer ID number or tapos yung parang binigay sa yung documents. I-ano mo yung guys doon, i-scan and then attach mo lang siya doon. And then, doon na mag-i-start yung pagbibigay sa iyo ng employer mo. Doon kayo mag-uusap eh. Employer mo ng employment sa offer. So, nakasaad na lahat doon yun pagtatanggapin mo. So pag tinanggap mo yan, may pipirmahan ka doon, i-ano lang ulit nila sa email yon, i-apply ka na nila, okay? And then doon na tuloy-tuloy na yan guys, tuloy-tuloy na. So sundan nyo lang po ito, okay? Sundan nyo lang po yan, ano? At yan na yung sinasabi natin na malinaw na sa Atlantic. Okay, sana guys, naliwanagan kayo ron dito sa Atlantic natin ipinaliwanag na... Kung medyo malabo, ay kayo na pong bahala magpasensya at tiyaga lang po. At maraming salamat sa inyo lahat. God bless and good luck and God bless and Daddy Lou signing out.